Hello guys, so kumusta kayo? No? So medyo sinisipag akong mag-vlog kaya ngayon magtuturo na naman ako ng isang pwede niyong pagkakitaan sa inyong printing business. So sa mga hindi nga pala nakakilala sa akin, no? So ako nga po pala si Marlon Ubaldo. So nagtuturo ko guys sa mga tips and tricks na mapapakinabangan mo sa iyong printing business. So kung interesado ka sa mga ganitong topic, inaanyayahan kita na mag-subscribe dito sa my channel ko. Kasi guys, ang The Printing Shack kami pinakamaraming subscribers sa may Pilipinas pagdating sa printing topic. Alam nyo ba guys na pagdating sa business, ang mas importante pa sa revenue ay yung oras? Kaya guys, wag na wag tayong magsasayang ng oras pagdating sa ating negosyo. So ang isa sa mga tip guys, no, para mapabilis ang iyong trabaho sa iyong negosyo is gumamit ka ng mga machine. So wag na wag nyo guys, titipirin yung mga machine nyo. Kasi guys, yan yung magiging katuwang mo para mapabilis guys ang trabaho mo sa printing business mo. Siyempre guys, pag mas mabilis kang gumawa, mas marami kang pwedeng gawin. At pag mas marami kang pwedeng gawin guys, mas maraming income ang pwedeng pumasok dyan sa negosyo mo. So napag-uusapan na rin naman natin ang oras, no? Ang ituturo ko sa inyo guys, no, kung paano ba gumawa ng personalized na Sintra board na orasan. So ang dami rin nagre-request sa akin guys, no, na magturo about sa Sintra board, no. So meron ako kasi guys na ako lab dati na nagturo siya kung paano ba gumawa ng Sintra board. So ngayon guys, no, dudugtungan ko naman 'yon at ituturo ko sa inyo guys, no, kung paano ba gumawa ng Sintra board na orasan. So kasi nga importante ang oras natin, no. So para hindi na humaba ang video na 'to. So video, pasok. So una natin gagawin guys, so syempre mag-open tayo ng Photoshop, tapos itong custom gagawin natin dito guys is 8 by 8 inches. Tapos create mo lang. Yan, so magkakameron tayo ng isang square. Kasi guys, ang gagawin natin na orasan is square ren. Tapos punta lang tayo guys sa Google, tapos search nyo lang is clock number. Yan, tapos pag nandito ka na guys, gawin mo, click mo lang yung images. Tapos click mo lang tong tools, tapos yung size gawin mo guys na large. Kasi guys, para malalaking mga image ang pwede nating ma-download. So siguro guys, piliin ko na lang ito. Kasi guys, nakukita na ko sa mga numbers niya, no? Tapos meron na siya kaagad marker dito kung saan natin bubutasan yung ating orasan. Yan, kasi yung iba guys, wala dito sa gitna eh. Yan, no? Ito guys, no? Wala sa gitna. So ito guys, meron na siya dito. So right click lang natin siya, tapos save image as. Tapos save ko na lang siya sa may desktop. Yan, so kapag na-save ko na siya guys, ang gagawin ko, yung nasa desktop na to, idadrag ko lang siya dito sa Photoshop. Yan, tapos i-adjust ko lang tong dalawang gilid. Yan, so para maging square siya. Tapos i-place ko lang siya. So wala kang Photoshop guys, no, pwede ka mag-avail sa amin. Binibenta namin ang Photoshop na to for only 199 pesos lang. So hanapin mo lang kami guys sa FB, no, tapos sabihin mo lang guys na bibili ka ng Photoshop. So kapag nagawa na natin to guys, no, dito naman tayo sa mga layers. So kapag hindi mo to makita ang layers to, i-click mo lang window, tapos click mo lang tong layers. Tapos eto guys, itong background natin, naalisin natin itong eye check para mawala guys yung background natin. Tapos dito guys, meron tayong background na puti. Gagawin natin guys, so i-right click natin to, itong eraser tool, tapos i-click mo itong magic eraser tool. Tapos i-click mo ngayon siya dito guys, so kapag may lumabas na ganyan, okay mo lang, i-click mo ulit. Yan, so kapag nakita nyo guys na checkered na yung labas niya, ibig sabihin yan guys, transparent na yan. So kapag naging transparent na siya guys, no, magdadrag ulit tayo ng image dito na gusto nyo o gusto nung client nyo. So example guys, ito yung image na gusto kong gawing orasan. So ang gagawin ko sa kanya guys is idadrag ko lang siya dito. So kapag nadrag ko na siya guys, no, i-click ko lang to. Yan, para mag-lock yung kanyang aspect ratio. Tapos saka ko siya lalakihan. Yan, so kung okay na sa akin yan, gagawin ko, i-click ko ulit to. Then place. Tapos so nasa ibabaw guys yung isang layer natin. Ang gagawin natin, iibabaw natin yung clock layer. Nandito siya guys, gagawin ko, idadrag ko lang siya papunta dun sa taas para umibabaw siya. So ito guys, pwede nyo siyang lagyan ng effect. Example, right click nyo siya, tapos blending option. Tapos dito guys, pwede nyo siyang lagyan ng stroke. Yan, halimbawa yan, napansin nyo, nagkameron siya na stroke na color white. Tapos gawin natin na ibiblend natin dito sa coat ng anak ko. So gagawin ko siyang yellow. Yan, tapos lalakihan ko lang siya ng konti. Yan, so para bumagay siya dun. So kapag okay na sa akin yan, i-okay ko lang ulit to. Tapos gagawin natin guys, no, ipiprint na natin siya. So paano natin siya guys ipiprint? So click mo lang yung file, then click mo lang itong print. Tapos guys, print settings. Tapos itong paper type guys, no, gagawin natin Epson Premium Glossy. Tapos ito gagawin natin siyang high. Tapos okay lang natin, then print na natin. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pagpiprint ng mga sticker dito sa The Printing Shack, ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, eh kumukupas yon. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing, tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang yung lumipas, eh kumupas na yung print mo.
So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. Ito guys yung finish print natin. So meron ka dito guys na option. So pwede mo siya guys patungan ng phototop, no, para magka-meron siya ng design. So kung viewer ka naman ng aking vlog, alam niyo naman guys kung saan ginagamit yung phototop, no, para maging scratch proof siya. So sa mga hindi pa nakakalam, ito yung mga itsura ng phototop. So ito yung glitter na phototop. Yan, mapapansin niyo may mga kumikinang-kinang diyan. Yan. Tapos ito naman guys yung glossy. Ibig sabihin, generic. Yan, yan yung pinaka-generic guys, glossy. Sumunod guys ay ito yung matte or walang kintab. So ganyan yung magiging effect kapag nilagay niyo siya ng phototop. Ito naman guys yung leather type. Yan, no, makikita niyo guys pag tamaan siya ng ilaw, is meron siyang leather finish. Tapos ito naman guys yung holographic na rainbow. Tapos ito naman guys yung 3D. Tapos ito naman yung broken glass. So ang gagawin ko guys, so ilalaminate ko siya ng phototop na 3D. Yan, so sa mga hindi nakakalam ulit guys, no, ang ginagamit ko guys is laminator para mapatungan natin siya ng phototop. So ito na siya guys, no, so nalagyan na natin siya ng phototop na 3D. So ang susunod natin na gagawin ay kakat lang natin yung pinaka square niya using our sliding cutter. So ito guys, nakat ko na siya, no. So ganito guys, magiging kalaki yung ating gagawin na Sintra board na orasan. Tapos guys, papakilala ko sa inyo yung mga materials na kailangan natin, no. Siyempre, una kailangan natin itong Sintra board na A4 size. Tapos kailangan natin guys ng cutter. Kailangan natin guys ng ruler. At siyempre, kailangan natin ng pinaka orasan. So ang orasan na to guys, no, ito yung mga kasama niya. So yung mismong pinaka mechanism. Tapos meron siyang tatlong kamay. Yan, siyempre yung mahaba para sa seconds. Tapos ito para sa minutes, tapos ito naman guys yung para sa oras. Tapos meron siya guys isang washer saka isang tornilyo. Yan, so kung saan nakakabili nito guys, no, so maglalagay na lang ako ng link diyan sa may description section kasi hindi kami nagbebenta nito. Okay, no, make sure lang guys na i-click mo yung link na yan, no, para sure na sure ka na ito mismo yung mabibili mo. Yan, so ang gagawin natin ngayon guys, kukunin natin to, yung ating pinaka ginawa, tapos ididikit natin siya dito. Yan, so kapag nadikit na natin guys, no, puputulin natin guys yung sobra dito. So ikakat ko lang siya. Tapos dito may mga sobra rin dito sa mga gilid, so ikakat ko rin siya. So minsan hindi siya nakukuha sa isang hiwa, so gawin natin dalawa. Tapos dito rin guys sa kabilang gilid, meron rin siyang sobra. So sa mga nagtatanong guys, no, kung kaya ba itong ikat ng sliding cutter, no, so kayang-kaya niya naman, no, kaso hindi ko type yung kanyang gilid kasi medyo may nabubungi yung gilid niya kapag ginamitan natin ng sliding cutter. Yan. So ito na guys yung ating pinaka-orasan. Tapos, kaya ko guys ginawang square lang bukod sa square talaga yung orasan, no, kasi may sasobra dito. Itong sasobra na to guys, no, ito yung gagawin natin na stand sa may likod ng orasan natin. So paano natin siya gagawing stand? Ang gagawin natin guys, no, ikakat natin siya diagonally. So walang sayang na Sintra board ang mangyayari dito. Yan. So diagonal mo siya guys ikakat. Yan. So ito guys yung magsisilbing stand ng ating orasan kasi ito guys ay standing clock. So ang next natin na gagawin guys, no, so bubutasin natin to. Ito yung, di ba kanina sinabi ko sa inyo na meron na siya kaagad gitna. Yan, so hindi na tayo mahirapan guys hanapin yung gitna niya. So bubutasin ko siya guys sa pamamagitan ng gunting. Yan, tapos alakihan ko lang siya. Paano mo malalaman kung gaano kalaki yung butas? Kailangan guys, itong color gold na to, kumasya siya dito sa may butas nito. So yung mga sobrang Sintra board sa likod, no, so kailangan natin ng cutter para malinis siya. Yan, so kapag nabutas na natin siya guys, no, so ipapasok na natin to. Tapos ikut-ikutin mo lang siya guys, no, kasi para rin siyang tornilyo. Yan, so guys, so ngayon napasok na natin, gagawin natin is ilalagay lang natin tong washer saka itong pinaka tornilyo niya. So gamitan nyo siya guys ng pliers. Yan, para humigpit siya. Yan, so kapag nailagay na natin to guys, ang gagawin natin na susunod, syempre ilalagay na natin yung mga kamay ng orasan. So ang una nating ipapasok guys, ito yung para sa oras, itong pinakamaigse. Tapos guys, lahat dapat nakatutok sa may 12 o'clock. Tapos sumunod guys, syempre ilalagay natin yung para sa minutes, na dapat rin guys ay nakatutok rin sa may 12 o'clock. Tapos last guys, ilalagay natin yung para sa segundo. Yan, so kapag nalagay na natin siya guys, lahat, ang susunod natin na gagawin guys, no, lalagay natin siya ng stand sa may likod. So ito guys yung kinat natin kanina, yung sobra sa may Sintra board. So ilalagay natin siya dito guys. Yan, so meron siyang sobra. Pansin nyo yung sobra na to. So kakatry natin yung sobra. Siguro yung mga sobra dito guys, no, mga 1 inches. Yan, so putulin natin yung mga 1 inches nito. Tapos
Subukan natin siyang ulit ilagay dito sa may likod. Medyo ilalayo nyo siya dito para kaya nyo pa rin kunin yung battery kapag nilagay na natin siya ng battery. Tapos yung isa guys dito, ilalagay natin dito. So meron ka guys dalawang option na pwede mong gawin, no? So yung una, yung ganyan, no? So kapag ganito guys yung itsura niya, ang magiging itsura ng orasan mo is nakatayo talaga siya ng diretso. Pangalawa naman guys, kapag binaliktad mo lang to, pag ganito, seto rin, pag ganito, yan, so dalawa siyang pag ganyan, ang magiging itsura ng orasan mo naman ay medyo nakahiga. So depende sa taste nyo guys, no, kung ano yung gusto nyo. Pero ako mas type ko yata yung nakatayo talaga siya. Yan, so yung tayong tayo talaga siya. So paano natin siya guys ididikit, no? So gagamit tayo guys nito, itong shoe glue. Yan, so marami naman nabibili nito sa mga tindahan. So ilalagay ko siya dito. Yan, so mga 1 inches yung pagitan niya. Ang shoe glue guys, na mabilis lang yan matuyo. Pansin nyo, kakalagay ko pa lang, tuyo ka agad. So, lagyan rin natin dito sa may kabila. Tapos ito naman guys, lagay ko rin siya dito. So, ganun rin, lagyan natin ng mga 1 inches. So, ididikit ko rin siya guys ng shoe glue. Tapos dito rin guys, no, lalagyan ko rin siya ng shoe glue. Guys, yung finished product natin ng ating orasan. So syempre guys, nakukuha tayo ng battery para matesting natin kung umaandar ba yung orasan natin. So lalagay ko lang siya dito sa likod. Guys, so kung mapapansin nyo, umiikot na yung pinaka seconds niya. So i-adjust lang natin siya. So almost 12 o'clock na rin naman pala dito sa akin. So yun guys, nakita nyo naman, no, napakasimple lang gawin nitong orasan na Sintra board. Yan, no, so umiikot na siya. So ilalagay ko lang siya dito sa tabi ko. So about sa pricing naman tayo guys, no, unahin muna natin guys, no, syempre kung magkano magagastos natin. Yung Sintra board natin guys, ang puhunan niyan is 18 pesos ang bawat isa kasi ang 10 piraso niyan is 180 pesos. Tapos yung pinaka clock mechanism niya guys, ang presyo niyan is 49 pesos lang. Tapos guys, yung pinaka vinyl natin, stickers, saka yung kuryente, sabihin na natin mga 20 pesos. Tapos yung pinaka shoe glue, sabihin na natin na 5 piso lang ang isa. Kasi hindi naman mauubos yun, diba? So depende sa inyo guys, no, kung gusto nyo lagyan ng battery or hindi. Sabihin na natin yung battery na mabibili natin, yung color orange lang, yung mumurahin lang, no, sabihin na natin na 8 pesos. So ang pinaka total natin dito, no, more or less mga 100 pesos. Tapos chinek ko guys sa may Shopee yung presyuhan niya. So ang bentahan pala nito guys is mga 250 to 350 pesos. So sa bawat isa nito guys, kapag binenta mo siya ng 250 pesos, so meron kang tubo na 150 pesos. Kapag binenta mo naman siya ng 350 pesos, meron kang tubo na 250 pesos. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, materials dito sa may vlog na to, no, lahat yan guys is available sa amin. So kung gusto nyo guys magsimula rin ang inyong sticker printing business, no, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys, subscriber ka nitong channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Siyempre, like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong gawa ng mga video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At kung may mga tanong ka, comment, suggestion, no, huwag kang mahihiya na mag-comment down below kasi mahilig ako sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit kong sinasagot yan. Siya nga pala guys, no, top 1 na tayo sa YouTube sa may pinakamaraming subscriber pagdating sa printing topic dito sa buong Pilipinas. So kung may mga product o services ka na gusto mo i-feature dito sa may vlog ko, no, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com at sabihin mo lang guys kung paano tayo pareho makikinabang. And lastly, kung gusto mong suportahan tong channel ko na to, no, lahat ng video ko guys meron dyan sa may ilalim nakalagay na join button. Pag kinilig mo yan guys, no, magbabay ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang guys kumpara sa matututunan mo dito sa may channel ko. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no, see you on my next video at bye bye. The printing shop, the ice na sulit pa.